Good day mga ka-sports natin dyan pagdating nga sa usapin bilang MVP sa PVL All Filipino Conference ay pinagtatalunan kung sino ba talaga ang mas malupet at sino ang karapat-dapat maging MVP. Atin naman ngayon si Lipin ang naging ngang performance ng ating Sisi Rundina. Dahil nga ipinasilip na natin ang record nga sa ranking ng ating Queen Gemma Galanza, ngayon naman ay atin naman ilalabas ngayon ang kay Sisi Rundina. Sapagkat nga maraming ang pumapalag na mga fans nga ng ating Sisi na bakit daw hindi natin ipinakita ang kanya rin mga naging performance nga pagdating sa PVL All Filipino Conference. At sa pagtatapos nga ng elimination, narito na nga mga ka-sports ang naging magandang laban rin ng ating Choco Mucho team at higit sa lahat ang ating Sisi Rundina na kung saan nga ay umangat talaga siya sa lahat. At halos nga mga ka-sports natin dyan, ang kanyang team ay naiangat niya nga at naipasok niya ito sa rank number 2. Gayunpaman ay tinalo pa rin sila ng Creamline Cool Smashers. Pero bilang sa individual award, sure na tayo na makakakuha siya ng Best Outside Spikers sapagkat magaling naman talaga itong si Sisi Rundina. At higit sa lahat ay all-around players rin itong si Sisi. At sa kanyang MVP race, narito nga mga ka-sports natin dyan, atin naman ipapakita na sa mga fans nga ng ating Boss D at sa iba rin para makita nila kung gaano kagaling nga itong si Sisi at karapat-dapat nga rin siyang maging MVP ngayon conference. Narito mga ka-sports natin dyan kung saan sa pagiging best spiker ay kasama nga si Sisi Rundina. Nangunguna po dyan si Tots Carlos, huwa pangalawa nga dyan si Michelle Gumabaw at nasa ikatlong spot nga ang ating Erica Santos. Samantalang si Sisi Rundina ay nasa pang-apat na spot. Si Aya Lowry naman ay nasa pang-lima. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports sa pagiging best scorer. Hindi naman nagpahuli dito si Sisi Rundina sapagkat siya ang nanguna nga bilang 194 points nga ang kanyang nagawang score. Kung kaya nanguna talaga siya at naungusan niya pa nga si Aya Lowry na nasa pangalawang spot. At ang dating nasa number 1 na si Tricia Tubo ay bumagsak naman sa rank number 3. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, ito nga ang inaapila ngayon ng mga fans nga ni Sisi Rundina na dapat daw si Sisi raw ang number 1 sapagkat nga siya ay best scorer at kasama pa sa top spikers. Samantalang pumasok pa sa ikatlong pwesto itong si Sisi Rundina bilang best receivers samantalang si Gemma Galanza ay nasa pang-anim na spot. Gayunpaman, si Gemma Galanza ay meron naman best servers at wala naman itong si Rundina. At higit sa lahat, tatlong kategory rin nakapasok si Gemma Galanza at tatlo nga rin kay Sisi Rundina. Magkaiba-iba nga lang mga ka-sports natin dyan. Ngayon, mga ka-sports natin dyan, dahil apat na beses rin naging MVP ang ating Gemma Galanza, kung kaya siguro na uhusan itong si Sisi Rundina. Gayunpaman ay close fight talaga to mga ka-sports sapagkat karapat-dapat naman si Sisi Rundina rin na maging MVP dahil nga maganda naman ang kanyang record dito sa PVL All Filipino Conference 2023. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo na nga nakita ang records nga ng ating Sisi Rundina at tinatawag na rin siya ngayon bilang Darna rin ng Choco Mucho. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, si Rundina na ba ang makakasungkit ng MVP award? Kung sa tingin nyo ay si Sisi Rundina, magkomento na kayo sa baba. At syempre mga ka-sports, malayo pa nga ang laban sapagkat nga mamaya ay magsisimula pa lang ang semifinals kung saan nga mapapasabak nga ang ating number 1 best setter na si Boss Dina Wong at ang atin nga na
malapit na rin maging MVP na si Cici Rondina. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, papalag kaya sa kanila ang Signal HD Spikers? Magandang laban to mamaya mga ka-sports, kung kaya tutukan nyo, sapagkat mag-a-update tayo mamaya ng laban nga ng Choco Mucho versus ng Signal HD Spikers. Matira ang matibay para nga makapasok sa battle for gold. Pero sa tingin ko mga ka-sports, malaki ang syansa na manalo nga ng team ni Dina Wong at ni Cici, sapagkat nga number 1 best scorer nga itong si Rondina at number 1 setter naman itong si Dina Wong. Lamang nga sila kung ikukumpara sa Signal HD Spikers. Pero sabi nga ng karamihan, bilog ang bola, kaya hindi tayo makakasiguro kung sino nga ang mananalo sa dalawang team na ito. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, sino kaya ang mananalo? Signal o Choco Mucho? Abangan lang natin mamaya ang kanilang laban at mag-a-update tayo ng mabilisan. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.